Higala, kumusta? Grabe si former Senator Antonio Trillanes. Nagkalat na naman sa Quad Committee sa Lower House. Sa diyang pangutanon siya ni Representative Bunggalon kung kumusta na ang kaso ngayang gi-file kang former President Duterte sa DOJ. Huwag siya mitubag nga case build up gihapon. Mao na, nag-file o niya case build up lang gihapon. Nagpadayon karon ang hearing sa Quad Committee sa Lower House o grabe ang kainit sa diskusyon. Init ang utog ni Tatay Digong o iyang gusto sagpaon si former Senator Antonio Trillanes. Kay si Tatay Digong o ang iyang mga eksoon ipasanginlan nga mao'y King of Drug Lords. May record si Trillanes nga billion of pesos kuno ang nadawat ni former President o iyang pamilya ikan sa drug lord. O si former President Duterte niingon nga kung iyang mapamatudan nga namakak si Trillanes, iyang sagpaon at ubangan sa mga magbabalaod. O ang usa ka representative nga si Bunggalon ng utana kang Trillanes kung kumusta na ang mga kaso nga iyang gifile sa mga Duterte ngadto sa DOJ. O si Trillanes nagkanayon na case build up paghihapon. Time later, Mr. President. I will give you time later. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Di, wala na mo. Hindi, ngayon na. Wala pong galunan. Si Chairman. Sasampling ko sa pulit. Sa si Chairman. Session suspended. Session suspended. Lulo mo. Submit. Order, please. Order, order. Pero kung totoong drug smuggling man sila, they should be prosecuted in court. And if convicted, they should serve sentence in jail. Hindi dahil, hindi ko pipigilan yan. Kung anak ko, kung totoo. Ngayon, yung narason dito ni... Hindi ko kilala itong taong to. Forgot his name. Your Honor, if there is an iota of truth, iota lang, baski kunti lang, you can find out, may nilagay siya ng record. Now, I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks or so on to my waiver. Kung may totoo lang baski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang nagiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. May I ask this good senator, former senator, how did you acquire these documents, bank documents? Nung campaign po nung 2016, meron pong nag-abot sa aming opisina na ang pangalan po niya ay Joseph De Mesa, in-identify niya. So sinabi niya, meron siyang mga dokumento na pwede namin tignan. So, kampanya po yon, hindi po namin nabigyan ng atensyon until siguro a few weeks after, nakita ko po, yun pong nandoon, iba't ibang accounts. Then, chinek namin, binalidate po namin kung totoo yun, no? So, may mga nagdeposito po na doon sa iba't ibang accounts ni Duterte. Tapos, totoo nga, legitimate po,
Then, nung kampanya, nilabas ko po ito at inamin mismo ni Duterte na totoo daw kasi una, dinideny po nung kanyang spokesman, but eventually, nung na-corner na siya, inamin niya. No? Tapos, hinamon din niya po kami na magbibigay din siya ng waiver. It's the very same bill na sinasabi niya ngayon, o bluff na sinasabi niya. Yes, Your Honor. Nalilito na ako kung anong sabihin ko. Pero sabi ko kung if I'm lying or if my statements are falsely stated, or if there is an iota of magbigti ako. So, in the same manner na kung magbigti ako, si Trillanes dapat magsabay rin sa akin. Okay, duly noted of your thoughts, Mr. President. Former Senator Trillanes, you're recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Ito pong dokumentong ito, ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte noong 2016. At ito po ay inimbestigahan ng ombudsman. At ang deputy ombudsman, Arthur Carandang, and I think the Quadcom can invite him, siya ang nag-conduct ng investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggal ni Duterte si Deputy Ombudsman. Now, aside from that, so pwede natin, suggested by Chairman Paduano, na yung AMLAC mismo, unless, since hindi naman na siya incumbent, eh pwedeng ma-access yun with the waiver, pero we've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver, puro bluff yan, pero hindi, kaya nga mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito, no, para wala nang alibi. Pero ito po, I'll be presenting later on, Mr. Chairman, a video of his actual admission of these accounts, no. So ito naman pong mga cheque na in-cash, in-extract lang namin from that long list. Mga manager's checks po yan, hindi nawawala sa system po yan. And later on, exempted sa impeachment cases, kaya pwede po lumabas yan, ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat po. Thank you very much, Sir. Totoo ba yan? Correct. Very correct. Since I was a president, until now, serious problem about drugs, I had to issue or make a policy statement about drugs. At all that happened, yung nangyari pursuant to my order to stop the drug problem in this country, akin yun. Akin na akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Thank you, Mr. Chair. Yun po yung tanong ko. Yung families of innocent extrajudicial killings, kayo din. File Education Court. Mr. Walang Chair. Walang problema. Nandiyan ang korte. Yes, Mr. Chair. Second question ko. Responsable kayo kasi polisiya nyo yun. Kumbaga, tatak Duterte. Dahil polisiya nyo rin yan, tama ba? Sa Davao. Nung nasa Davao pa kayo. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style? Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair,
tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan. Yes, Mr. but you are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. yes Chair, or no? Ko na... Yes, point of order. Suspended.